Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong po ni Miss Yang Jeka. Sabi po niya, Attorney, magkaiba po ba ang visitation right at pagkiram ng bata? Kailan po nilalabag ng may custody yung visitation ng isang magulang? Paano po ba di mapahiram yung bata ng isang beses dahil may pinuntahan lang ang mag-ina? Isa na po ba yung paglabag ng visitation right ng isang ama? Sana po mapansin niyo po, Attorney. Salamat po at more power and God bless you all. God bless you po. Thank you po. I will answer that po maya-maya. Promise. Hindi po sa atin lahat, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung tanong po ni Miss Yang Jeka is yung tinatawag na visitation right. Ano po talaga yung visitation right? Nilalabag ba daw yung visitation right pag, for example, hindi pwedeng bumisita si tatay kasi may lakad yung mag-ina? Yung visitation right, ibig sabihin po, kung yung nanay may custody, ang tatay may tinatawag na visitation right. Ibig sabihin, hindi pwedeng tanggihan ni nanay na bisitahin na ni tatay ang kanilang anak. Kasi visitation right yan ni tatay. At same time, ang bata may right to have a fatherly love. So, hindi talaga pwedeng tanggihan yan ni nanay, ang kanyang tatay na bumisita. Normally, ang visitation right, may schedule po yan. Ginagawa yan during mediation. Magkasundo si nanay at saka si tatay kung kailan pwedeng bumisita si tatay. Second then, kung for example, walang mediation, ang court mismo ang magbigay ng schedule. During the schedule, bawal po na hindi magbisita si tatay. Kung gusto ni tatay bumisita, hindi pwedeng tanggihan yan ni nanay. So, ibig sabihin, huwag kang umalis po kung sa schedule ng visitation right. Except, pwede naman kayo magkasundo na, for example, schedule ng visitation right is Saturday. Sabihin nyo na huwag kayong pumunta sa Saturday, Sunday na lang kasi Saturday may pupuntahan kaming birthday. So, ibig sabihin, pwede naman yan, it's a flexible time. Hindi naman yan talagang very bookish, nakadikahon lahat yan. Pwedeng negotiation yung tatay, si nanay with respect sa visitation right. Yung visitation right, ibig sabihin, bisita lang. Ano ibig sabihin ng bisita lang? Ibig sabihin, si tatay pupunta doon, bibisitahin si bata. Pwede din bisitahin si nanay, baka pwede mong ligawan uli. Ibig sabihin, bisita lang. Yung pagdala, papuntang mall, pamasyal, hindi na visitation right yan. Except, pag pumayag si nanay o yung magulang na may custody ng bata. I repeat, ang visitation right, bisita lang. Bisitahin mo ang bata, pwede rin bisitahin mo ang nanay, ligawan mo uli si nanay. Bisita lang. Visitation. But kung dinala mo na yung bata, pamutang mall, dinala mo na ang bata, pupunta sa anong gusto mong lugar, ibang usapan na yan. Kasi from the word visitation, bisita lang. But, for example, habang bumisita ka sa iyong anak, nakuha na yung loob mo. Nakuha mo yung loob ng kanyang nanay. Nagkasundo kayo, naging kaibigan kayo, kahit hindi na kayo nagkabalikan, nagkaibigan kayo. Baka pinagkatiwalaan ka ni nanay na pwedeng dalhin mo yung anak ninyo sa mall or kahit anuman, mag-overnight kayo sa isang lugar. Pumayag si nanay, walang problema yan. Kasi as what I've said, yung visitation right and custody right, hindi yan dikahon. Pwedeng pag-usapan yan. It is subject to mediation. It is subject to agreement between the husband and the wife. But kung hindi pumayag si nanay na may custody ng bata na dalhin mo sa mall, ikaw tatay, wala kang magagawa. Kasi yung sayo, visitation right lang. Wala kang custody. Ibig sabihin, kung gusto mong dalhin yung anak mo pamunta sa mall, mag-overnight kayo sa isang probinsya, kailangan may consent ni nanay. Kasi kung walang consent ni nanay, wala kang magagawa kasi yung sayo po is only visitation right, hindi custody. As what I've said, visitation right, from the word visitation right, bisita lang. Walang
kang karapatan na dalhin ang anak mo sa mall, overnight ka sa ibang bansa, overnight kayo sa ibang lugar, ibang probinsya, or mag-visit, magpunta ka sa ibang bansa, except pag pumayag si nanay na may custody ng bata. For free legal advice, please call me, landline within Metro Manila, 209-6203, or mobile number natin, pwede kayong mag-text, tumawag, Viber, WeChat, WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-885-6203. I repeat po, 0932-885-6203. And please, like, share, subscribe po my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw and sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po!